behind the scene ng bawat show, or may mga times din that you will go to the concerts, all access, backstage, mga ganyan, or ano ba yung aabangan? So, right now po, nakafocus muna kami sa mga shows kasi super daming shows na pwedeng gawin. And the thing is, hindi lang kami nag-i-interviews during All Access, we also make them do challenges. So, meron kami mga iba't ibang challenges, merong car raid. So, matulad no, kailangan nyo abangan, we went into the set of Sherlock Jr. Tapos, ni-raid namin yung sobrang laking van ni Ruru Madrid. Mama. Guys, kasi taas nito yung van niya. Ganun level, super. Oo, ganun, bus talaga siya. So, I think right now we focus on that. But in the future, yes, we want to be able to do events also. Syempre, concerts, yung mga ganito klaseng different kinds of events that's also happening in the industry. I think the charm of social media is we get to see the life of our celebrities, our idols, diba? So, in All Access, gusto po namin gawin yun, na bigyan kayo ng sneak peek, premium pass, kung ano talaga yung nangyayari behind the scenes of all these events and shows. Kung sakali, that's first episode, di ba, yung sa mga shows. Kung sakali, kung naging successful ba on the second episodes, magka-outside, ano ka na, parang gano'n. Pwede, titignan. Yeah. Team? Okay ba po yun? Kuya, anong sabi daw po nila pahibot siya? For sure naman, it will become successful. Yes, I think, you know, we're so flattered kasi po sobrang ganda ng reception na ng first episode. So we're really so flattered and blessed to be doing that. But also, we have so many great GMA shows, so many great Kapuso stars that we want to get to know in depth on a personal level. And then, when we have the chance to, definitely we'd love to go into the concerts. I just miss the concert nga of sila Julie, sila Ate Rich, yung mga ganun, gusto mo makita, diba? Paano ba nagpe-prepare yung mga stars natin bago sila umakyat sa stage to give out that great show. So, ayun, or mag-behind the scenes ng Sunday Pinasin, yung mga ganun. At to taste Manila, tanong ko lang, kumbaga kasi parang nakita namin dun sa show na more on mga social na restaurant yung napunta-pupuntahan. May mga pupuntahan ka rin ba mga Jolloks na restaurant? Jolloks talaga. Jolloks talaga. Nakakaloka yung Jolloks talaga. Taste yung mga ganun. Hindi naman po siya nalilimit lang sa social. So, oh, pwede po namin puntahan yun. At saka yun nga po yung sa comments din po nung sa mga clips, sa video, so ginabasa po namin. So, pwede rin po, as recommendation din po, pwede rin po namin siyang tunahan at siyang hapo ito. Didiit ba yung mga street foods like yung balot, yung mga isaw, mga gantamak, something like that? Hindi po kumakain, pero parang sa taste mo na lang, sige po. Wow, well, gagawin mo yun for that. Never po, actually, never po pa po na-try. So, pwede rin yun na parang ano yung first na verdict ko doon sa balot. And last to ano, 1,000 yun. Yes po. Kasi yung budget nga ngayon, sabi pag 1,000 daw, eh parang wala nang mararating, di ba? Ikaw ano yung aabangan dito sa 1,000 year na kung saan eh mas macha-challenge manood yung mga tao? Will you go to Divisoria ba? Kasi yung 1,000 sa Divisoria is, kumbaga marami ka nang mabibili doon eh. May ganun bang times na makikita sa show? Actually, what's amazing now with the team and how they made research, hindi nila ako dinala sa places na alam nila magagastos ko ng marami 1,000 pesos. Mas dinala ako sa places na macha-challenge talaga ako. And hindi nila ako briefed beforehand. So parang pagdating ko doon, tsaka lang ako sa sala. Parang it's very, ako lang and my guests, kami talaga yung gumagawa ng challenge to reach the 1,000 pesos. So, kumbaga yung challenge dito, doon sa mga mahal ka pupunta, para ma-spend mo wisely yung... Kasi mas challenging kasi pagka sa mahal, kaysa doon sa mura, kasi 1,000 yun. Parang ganun ba yun? Hindi naman siya entirely mahal yung mga places. Like, although this one, social na restaurant, which is, if most of you guys will think that it's very impossible, but we also went to... Naglakad-lakad kami sa kalsada. So, may kamuning. Pero iba naman yung goal doon. And yun pa rin yung challenge, so that we should spend the 1,000 pesos. Very, it's very diverse po yung mga pinupuntahan namin and yung mga challenges na ginagawa namin. Okay, congratulations. For sure, it will become successful. Kasi yung mga tao ngayon, millennials, go to YouTube for information and entertainment. Congratulations. Thank you, sir. Thank you po.